bata. Narito kami muli upang magbigay ng bagong kaalaman sa inyo. Pero bago ang lahat, kami ay muling magpapakilala. Siya si Teacher Emeline. Siya naman ay si Teacher Melanie. At ako si Teacher Bianca. Kami ang BEM Teachers. Bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko munang magtanong sa inyo. Alam nyo ba ang ganitong mga larawan? Nakita nyo na ba ito? Kung hindi, halina't sabay-sabay natin itong pag-aralan! Ang ating tatalakayin ay tungkol sa pitch names and sofa syllables. Alam nyo ba ang tawag sa mga guhit na ito? Ito ang staff o limguhit. Sa Tagalog ay pundasyon ng musika, kung saan doon nakasulat ang mga nota at iba pang mga simbolo ng musika. Ang staff ay binubuo ng limang guhit at apat na espasyo o space. Sa staff ay meron tayong tinatawag na clef. Ang clef ang siyang magbibigay ng pangalan sa mga nota sa staff. May dalawang clef na madalas ginagamit ngayon. Yan ang treble clef at bass clef. Ano nga bang pagkakaiba ng treble clef sa bass clef? Pag sinabi nating treble clef, ito ay kadalasang ginagamit sa tono ng mga babae. At ang bass clef naman ay tono ng mga lalaki. Makikita rin natin sa bawat linya at espasyo ng staff ang mga pitch names at sofa syllables. Ang note o nota ang kumakatawan sa bawat tono ng melody. Ginagamitan ito ng mga pitch names o mga titik ng alfabeto mula A, B, C, D, E, F, at G. Sa madaling salita, ang mga pitch names ay umiikot lamang sa pitong letra mula A to G. Ang mga pitch names o letter names na makikita sa bawat linya ng treble clef ay binubuo ng E sa ikaunang linya, G sa ikalawang linya, B sa ikatlong linya, D sa ikaapat na linya, at F sa ikalimang linya. Tandaan lamang ang acronym na Every Good Boy Does Fine. Ang mga pitch names o letter names naman sa bawat espasyo o puwang ng treble clef ay binubuo ng F sa ikaunang puwang, A sa ikalawang puwang, C sa ikatlong puwang, at E sa ikaapat na puwang. Tandaan lamang ang salitang face. Ang mga pitch names na makikita naman sa bawat linya ng bass clef sa staff ay binubuo ng G sa ikaunang linya, B sa ikalawang linya, D sa ikatlong linya, F sa ikaapat na linya, at A sa ikalimang linya. Tandaan lamang ang acronym na Good Boy, That's Fine, Always. Ang mga pitch names naman sa bawat espasyo o puwang ay binubuo ng A sa ikaunang puwang, C sa ikalawang puwang, E sa ikatlong puwang, at G sa ikaapat na puwang. Ang acronym naman nito ay All Cows Eat Grass. Upang madali nating mabasa ang musika gamit ang mga nota, alamin natin ang sofa syllables. May mga katumbas na sofa syllable names ang bawat pitch name. Dahil dito, mas madaling awitin o tugtugin ang isang awit ng tama sa tono. Ang katumbas ng lower C pitch name sa sofa syllable name ay do. At ito naman ang kodalihan signal. Ang katumbas naman ng D pitch name sa sofa syllable name ay re.
at ito naman ang kodalihan signal. E-pitch name sa sofa syllable name ay me, at ito ang kodalihan signal. F-pitch name sa sofa syllable ay fa, at ito ang kodalihan signal. Sa G-pitch name, so ang sofa syllables. Ang kodalihan signal ay ito. A-pitch name naman, ang katumbas sa sofa syllable ay la, at ito ang hand signal. Ang B-pitch name sa sofa syllable ay T, at ang hand signal ay ito. At ang katumbas ng higher C-pitch name sa sofa syllables ay do, at ito ang kanyang hand signal. Alamin muna natin ang ibig sabihin ng ledger line bago natin pakinggan ang mga tono ng sofa syllables. Ang ledger line ay tumutukoy sa maikling guhit na makikita sa itaas o sa ibaba ng staff. Ngayong alam na natin ang ibig sabihin ng ledger line, pakinggan naman natin ang mga tono ng sofa syllables. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Ngayon naman, sabayan natin ng kodalihan signals ang mga tono. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Mahusay! Ngayon naman, upang madaling tandaan ang kodalihan signal, kami ay naghanda ng isang awit na pinamagatang isang ibon. Halika, sabay-sabay tayong awitin ito. Tara't samahan niyo ako sa pag-awit kasabay ng pag-aksyon ng inyong mga kamay sa kodalihan signals. Handa na ba kayo? Magaling! Tara na't umawit! Mahusay! Dahil dyan, bigyan nyo ang inyong mga sarili ng masiglang palakpakan! Dahil natapos nyo ang aralin natin ngayon, bibigyan namin kayo ng awards! Talagang naipamalas nyo ang inyong galing sa araling ito. Makita-kita tayo muli sa mga susunod na aralin. Paalam mga bata!